karamihan mga espesyal na intention. Wala bang naipagkakaloob doon? So, tingnan natin, no? Bakit ba tayo hindi tayo nasasanay na magpasa? Ano ba? Wala bang nagturo sa atin nung maliit pa tayo na ano man ang natatanggap mo, huwag mong kakalimutan magpasalamat. Nawawala na ba yung ganyang asal? O minsan pakiramdam natin na karapatan nating makatanggap mula sa Diyos. Nagiging mapagmataas ang isang tao kapag ang tingin niya ay deserve niya na dapat siyang bigyan. Kaya ba't ako magpapasalamat? Akin naman talaga yan. Dapat lang nabigay sa akin ng Diyos yan. Sa harapan ng Panginoon, lahat po tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Wala isa man sa atin ang pwedeng magmataas o magmalaki. Tayo ang dapat na tumanaw ng utang na loob sa Diyos sa Kanyang kabutihan. Huwag na huwag nating iisipin na utang na loob, no, ng Diyos sa atin na nandito tayo, na nasa harapan niya tayo, nagdadasal tayo, dahil kahit kailan, hindi magiging kabawasan sa Diyos kung hindi ka magdasal sa Kanya. Hindi kawalan sa Diyos kung hindi mo siya tawagin. Pero malaking kawalan sa tao kapag hindi niya tayo pinakinggan. Kapag hindi niya ibinigay ang ating mga kahilingan, wala ka din. At hindi rin naman naghahanap o naghihintay ang Diyos ng malaking bagay mula sa atin. Kasi lahat ng nasa atin galing sa Kanya. Ang inihiling lang at nawa mapagnilayan natin, yung magpasalamat lang tayo. Yung huwag nating makalimutan. Simpleng pasasalamat. Diba sa mga magulang, kaligayahan nyo yung marinig nyo lang yung salamat mula sa inyong mga anak. Pinagpaguran ninyo eh. Sinikap ninyong maibigay ang kanilang hinihingi o ang kanilang gusto sa buhay. Sinikap nyong ibigay yan. At ang nakakapagpaluwag lang, no, nakakatanggal ng pagod, ay yung makita ninyo at marinig mula sa kanilang mga bibig na na-appreciate nila yung effort ninyo at masabing salamat po. Sabihin nyo nga ulit, salamat poong Nazareno. Hindi mo pa man hinihingi, ibinigay na ng Diyos. Hindi mo pa man natatapos ang iyong pagnunubina, ang iyong pagdarasal, ibinigay na ng Diyos sa iyo ang inihiling mo. Huwag ka lang sanang makalimot, bumalik, at magpasalamat. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ang Panginoon. Subalit ipinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dali natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Ang ating pong itutugon, sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Atin nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahala ng pamilya, kaibigan, at komunidad. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon.
tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuo sa atin ng Diyos noong ang kininiya tayo bilang Kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubo. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayan ng may pagkaloob, mamahaling iyas, ginigintong ninukob. Ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at gagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan,
magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan at aking buot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di higit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya.
mula ang aking pag-asa at kaligtasan. Oo, ikay puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawal. Inakay sa nunti ang pastulang upay hanap mo kung mapaglit man sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Ama, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang tanghali. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulualhati ka namin.